kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Ma'am Ana, good morning. Good morning, Sir Erwin. Ganda sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, may dalawa pa rin po tayo LPA na binabantayan. Ito po ay nasa loob na ating area of responsibility. Yung isa po, yun nasa 235 kilometers northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. At itong LPA na ito ay posible na rin lumabas sa ating area of responsibility ngayong araw. At yung pangalawang LPA po na ating binabantayan ay nasa 90 kilometers silangan ng Baler Aurora. At ito LPA or yung parehas na LPA na nakikita natin ay mababa naman yung tsansa na maging isang bagyo. Ngunit nagdudulot pa rin na maulap na kalangitan at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog lalo na dyan sa Cagayan Valley, Aurora, Palawan, Quezon at sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Sa may Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin sa Central Visayas, Caraga at Davao Region, maulap na kalangitan din po ating inaasahan ngayong araw at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila at sa lalabing bahagi pa na ating bansa, improved weather condition na po ating inaasahan maghapon. At yung tsansa ng mga pag-ulan natin ay mga panandalian lamang, madalas po yan sa hapon or sa gabi. At sa tanong niyo po kanina sa pagsalubong po na ating bagong taon, dito sa Metro Manila magiging may kalamigan po yung ating panahon sa 31 hanggang January 1 dahil sa inaasahan nating pag-iral na ating amihan. At may chance po yun mga isolated light rains lamang. Ngunit sa may bahagi po ng Kabisayaan, pati na rin sa Southern Luzon, nakikita natin na mataas po yung tsansa ng pag-ulan dyan o sa New Year dahil nga may nakikita po tayong panibagong LPA sa labas na ating PAR na posible pong makaapekto sa kanila sa mga susunod na araw. Ma'am, at ito pong mga LPA natin ngayon, itong lalo na itong 90 kilometers dito sa PAR natin, ito po ay magiging bagyo ba or ito po ay will remain as LPA at malulusaw na lang? Ano hong tingin ninyo? Yes po, mas mataas po yung chance na ito ay malusaw na lamang. Yun po, hindi po natin inaasahan or maliit po yung chance na maging isang bagyo. Ay, okay, alright. Nako, Ma'am Ana Clauren, maraming salamat po for that report. Magandang umaga po at advance sa Happy New Year, Ma'am Clauren. Magandang umaga rin po and advance Happy New Year. Yes, alamin naman natin kay Sir Mark Timbal, ang tagapagsalita naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Good morning, Sir Mark Timbal. Sir Erwin, good morning po sa lahat po ng mga kababayan natin nakikinig na nanonood. Magandang umaga po sa lahat. Alright, ito pong amihan daw sir, may mga dala ba itong pagbaha sa ibang mga lugar ng ating bansa, lalo na dyan po sa kung saan na nararamdaman itong LPA ngayon, Sir Mark? So far, sir, sa assessment po natin na isinagawa kahapon, ito pong dalawang LPA na nasa bansa, kasama din po itong Northeast Monsoon or yung Amihan, makakapagdala po ito ng maraming mga pag-uulan sa napakaraming lokasyon dito sa ating bansa. Kaya po nagpalabas po tayo ng babala na kahit holiday po, mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan for the possibility of pagbaha at mga landslide na magaganap sa mga lugar. Alright, okay. Yun lang ho ang gusto nating malaman. Maraming salamat po sa Mark Timbal ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Thank you, sir. Happy New Year, sir. Happy New Year po. Alright. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.